mga lords, good evening. At maligayang pagbabalik sa ating muting channel, ano. So medyo matagal ako ng ano mga lords, medyo medyo hindi tayo naka-upload, no. Sunod-sunod hindi tayo naka-upload. Naka-absent tayo ng upload kasi nga minsan tinatamad ako mag-edit. So meron naman video, no. So hindi ko pa na-edit. So dito ako natagalan sa Tusundra na to, no. Grabe yung damage nung ano niya, nung isang channel. Medyo pinahirapan ako. Okay lahat yung transistor niya, no. Sinuyod ko na naman yung sa mga driver section. Pinalitan ko na lahat ng driver, mga transistor, pati yung sa relay SPP niya. Kasi nga, sabog na sabog talaga yung SPP niya. So, yun yung kinitrace ko. Baka may mga patay na resistor. So, ayan. Ito muna yung ano. Unahin natin. Kasi kukunin to bukas. So, ito yung ano. Ito ay isang DC regulated power supply, ano. Model ZR-1500ES. So, ang brand nito ay Sira. So, sabi ni customer, wala daw itong power. So, ayan. I-open muna natin. Check natin. Check muna natin itong fuse na to sa harap. Kung buo pa. So, ayan. Ang laki ng fuse nilagay. Ilang ampere to? 2 ampere lang yung nakalagay dito, mga lods. Ano? Grabe, 15 ampere. Sa ano ata to, sa AC lang yung ano fuse, di naginawang 15 ampere. Delikado to. So ayan, continue lang tayo mga lords. I-open ko muna to. Check muna natin, no, ba wag muna natin i-plug. Test check muna natin sa loob, baka may mga ano, no, para hindi lalaki yung sira. So ayan, continue lang tayo. Open ko muna. Welcome sa Arctic TV. Please like and subscribe. Para lagi kayong updated, just click the bell. So ayan, na-open na natin mga lods, ano. So para may history na ng repair to, mga lods. So ayan, no. So may papel pang nilalagay, ano. Takot siguro mag-ground yung ano. So ito yung ayusin natin, ano. And then, may trimmer. So, yan yung resistor. Naka-jumper na lang ng wire. You know. Ang jumper na lang ng wire, mga lods. Ano? Hindi na pinalitan ng bago. So, ito yung problem sa ibang technician. Hindi binabalik sa ayos ng ano. Yung ating gamit, ano. So, tinamad ata maghanap ng ano. So ito naman, try natin i-test, malalaman natin doon kapag masunog. So ayan, i-test na lang natin. Kasi parang bago pa ata to, na-repair na sa ibang tech, ano. So ayan, plug natin. Muna natin. So hindi ito pinag-eksperimentuhan ng unang gumawa. So nagkumislap yung warning, ano. So ito, titest natin to kung may output. Pero yung tester natin. Parang nangangamoy sunog, ah. So meron naman supply, ano, na 14.05 volts. So ano kaya problem nito? Meron naman, ano. Kasi yung nakalagay dito is 13.8 volts, 15 amps. So check natin dito sa voltmeter. Ayun, pumitik yung voltmeter. Ito ata ang problem. Dito lang yung voltage sa taas. So lumagpas siya. Wala nang control yung ating pinaka ano, voltmeter. So okay naman, no? May voltage naman. So ano kaya yung problem? So bakit sabi ni customer wala daw power?
So try natin ayusin tong ano nito, voltmeter. So yun, try natin to i-adjust tong trimmer na to, mga lods, ano. Ito. Ito yung sa voltahe, ito yung sa ampere na trimmer. So ayan. Kumuna tayo holder, ano. So ayan, adjust na natin. So meron tayong 14. So urong pa natin konti, no. So lagay natin sa dyan dito sa may red, oh. Kasi 14 to, no. So yan yung tester natin. So meron tayong nasusukat na equivalent to 14, ano. So yan. So ikutin pa natin konti. Lagay natin sa kulay red, ano. Taas lang natin konti tong trimmer. Yun. So eksakto na. Check na lang natin to yung resistor na ginamper nung technician, ano. So ayan, hindi na siya pumipitik, ano. So yan, ampere yan kapag ginaganyan. So ayun. Ayun, oh. Ampere and then voltahe. So ayun, na-adjust natin ng maayos. Iwan ko bakit hindi ito na perfect nung unang tip. So balik muna natin. So ayun, mga lods, papalitan natin itong 0.1 ohms, no. So patay na siya. So parang halos jumper lang naman din to, pero maganda pa rin palitan, ano. So ayusin lang din natin to kasi ano talaga, bend-bend talaga yung ano, delikado sa ground, mag-ground yung ano. Parang gusto nang mabangga dito sa ano na to. So ayan. Continue lang tayo ulit, kuha muna ako ng ano. Yung hanap na ako yung pang takip sa paano ng ating ano. So ayan, mga lods, daan na tayo, no. So ayan, nagparallel tayo ng ano, dalawang 0.2, no? 0.2 ohms para magiging 0.1 siya, mga lods, ano. So 0.2, bale dalawang ganito pinaralel lang natin, ano, para magiging 0.1 siya. So yun, no. Yan. So ayan, testing natin. So balik muna natin, no. Pause ko muna. So ayan, mga lods, na-plug na natin, ano, napalitan na natin yung resistor na sunog, ano. So ito, ayun, okay na. So voltage check natin yung pinaka-out nito. Tanggalin muna natin to. So ayan, sa school to, no. Kasi yung papel na ginawa nilang ano, pang cover, ay ano din siya, may nakasulat ng school, ano. So not to mention na lang. So ayan. So sana magtagal pa tos rin nila, no. So resolve lang natin mamaya, no. Before natin isara, resolve natin yan. Ayusin natin yung paghinang kasi yung paghinang ng tech nila hindi maganda. So ayan. Pantay na, accurate na yung ano niya, voltmeter at saka yung ating tester. 14, so may 14 din siya dito sa kanyang voltmeter, ano. So yun, oh. So ayan, okay na to, mga lods. Hanggang dito na lang yung video natin, ano. So far okay naman to. So ayan, thanks for watching, mga lods, ano. So ayan, maraming salamat, mga lods, ano. So ayan, thanks for watching ulit. Bye-bye.